Ha? Kaya yung umaga, di ko ma-straight. Yan, problema. Tabingi yung spinal. Anong binigay ng gamot sa iyo? Ah, guan. Ito. Saka yung guan to, pin deliver. Bultik. Bultarin. Pin deliver din. Para sakit sa buto. Ang nagkuhan sa iyo. Madurog ka niya. Sa gitna ng modernong panahon, hindi ko akalain na may mga lugar pa rin pala sa Central Luzon ang hindi inaabot ng suplay ng kuryente. Isa na rito ang Sitio Carugan sa Barangay Bugnan sa Gabaldon de Marisina. Halos boundary na ng Aurora Province at napapalibutan na ng punto. Dito nakatira ang mga taong literal na nanganapak sa dilim. Medyo may kalayuan din talaga yung pupuntahan natin yung Sitio Carugan dito sa Barangay Bugnan dahil kailangan pa natin tumawid ng ilog. At tayong mga tao rito sumasakay lamang doon sa mga improvised na mga water ramp na kita natin sa may kilid. Dapat ingat ka rin. Parahan nila ng pagpunta dito sa barangay. Hindi kaano natin, katawan natin. Medyo malayo sa Pagyasnan itong lugar nila kaya hindi rin naabot ng kuryente. Tayo, isa siguro sa mga dahilan din, malayo ang sila ng bayan, lugar na yung parang sa mga bayan doon.
wala pa rin kuryente sa ngayon. Saka sobrang importante sa kanila yung solar lamp na ipinagkaloob ng mga Koreano. Sa mga walang malaking sasakyan, malakad nilang sinusuong ang malakas na agos ng ilog. Pero kapag dumalaki na ang tubig, wala nang nakakadaan. Sa lugar na ito, walang matuwid na daan. Baku-baku at ilang hindi madalas mabisita ng pagalabas gaya namin. Patay namin ang mga nakatira sa Sitio Carugang, ang pinakauna raw na lighting village sa lugar. Matapos ang higit apat na oras na biyahe at paghahanda, nakarating din kami sa Sitio Carugang. Doon agad ako nakipagkwentuhan kay Nanay Lucia, isa sa mga unang nanirahan sa paanan ng bundok. Tubong ay kalapangisinan si Nanay Lucia, pero pinili lumipat doon dahil sa pagtatanim ng sibuyas. Gusto namin pumunta dito at mag-sibuyas. Siyempre, wala nang kaming hangap buhay doon. Sarap mo na. Paano wala kaming puhunan? Nakikita mo. Idinadaan na lang ni Nanay Lucia sa biro ang pagkukwento sa buhay nila roon at kung bakit daw mabilis na dumarami ang tao sa lugar. Iba nang lumbak kasi mabilay ba? Tapos nagigit ka. Ito nga. Kasayan nila. Ay, diba nang daw nang gagawa nila. Pero seryoso, hindi madali ang buhay ng walang kuryente. Kaya malaking tulong daw sa kita ang mga portable labs na ito na kaloob ng Global Peace Festival Foundation. Kasi yung lado sa bayan, basketball na, hindi ka lang tapilok sa basketball ka. Hindi kayo mong katawan mo. Oh, tumunog de. Ha? Spinal yun ha? Bila. Ay mo, inanong ka nung hanggang sa'yo? Hindi. Ang pagkakamit ng ilaw sa gabi sa pagluto, lalo na kapag emergency. Sa tulong ng maliliit na solar panel, kailangan lamang itong i-charge ng 5 hours sa ilalim ng sikat ng araw. Airo lang ito. Pinanggamitin sa magdamag. Pwede rin itong mapag-charge ng cellphone. Ngayon mo? Gaya ka. Gaya ka. Mahisin ka lang ka. Ayusin mo yung ano. Gusto ka bang? Ito po, ang rinig ko buwan to? Oo naman po. Ako po yung mati ko, ito balik na ito po yan. Kung minsan ay hindi na ubo sa mami, tinitinda, saka kung mahina yung benta, nahihirapan kami. Nag-aaral kami apat, nahihirapan yung aking magulang. Meron na kami high school, saka yun ako yung college. Kapag makapagtapos ako mga palalaguin ko ito kahit munting resto or negosyo lang. Tungod ng akong pamilya, among akong paglaban. Oh, matindi pala oh. Hingga mo, walang tunog. Ako po si Ned Villanueva. Matindi din sa iyo. Sheldon, walang tunog. Ang ang pagpapalago ng isang kumpanya walang ay hindi mahirap. Ito'y pagkikilala naman ng pagpapalaga sa tao. Lagi umiral po sa aming dalawa na ang tao po ay nagninegosyo hindi para sa sarili lamang. Obligasyon po namin na kilalanin ang pamilya ng aming mga manggagawa. Ang kumpanya na nag-uusap-usap ay isang pamilyang nagkakaya po namin. At yung mga anak namin, nasusulungan din nila. Willing-willing ako dito sa trabaho. Kung magaan ang pakiramdam ko, nakakatulong ako. Ang galing niya sa mga pagay na ito. Pangay na pangalan ko na. Sa talaw mo na yung
studies with you, no business with you. Dinig mo? Ha? Dinig mo? Oo. Tuk, tuk, tuk. Papirahan doktor. Pirahan ka. Tuhod mo at saka yung balakang mo. Ito ang naging pasala sa Dito lamang sa highway, kita-kita natin kung gaano kalaki naging pinsala sa kanilang ito problema mo eh. No. Parang nang mag-aigil din. Diba? Kumusta ang gram na? Kasi pag hindi natin madala sa buto, kapatay sa ugat. Baka hindi mo maugat. Kasi doktor, may mali naman pa hindi na doktor. Tama yung sa ano, sa pagpag-alignman. Sabi, may problema yung spinal niya. Yung pala, pwede operahan. Tama yung panood pa, gabi. Mali yung pa hindi na doktor eh.
Pag si Kalupin yun siya, eh, matagal na siya nakatayo. Relax muna. Okay. Yung pinatunog ko, yun yung spinal mo. Diba, ang spinal, 1, L1, 2, 3. Ang binitusa, number 3 eh. Kasi pagbalak ang number 3 yan, problema mo. 3, 4, 5. Ang tunog doon, 1, 2, 3. Tatlo yun. 1, 2, 3. O, matinin mo, pinatunog ko. Spinal mo yung tumunog. Tapos yung hinila ko dito, dito yun. Kita mo yung parang ganun sa tao. Yun, hinahila yun. Ito sa spinal, ito. L3, 4, 5, itong hinila mong butong malakas, ito yung buto. Yung tumunog, dito mo yung narinig mo. Yung malaking buto dito. Yung tumunog yan, spinal, tak, tak, tak. Kaya sabi mo, ang gano'n tabi yung spinal, tumuhid. Pagkakusta ka? Ano nga sakit? Ha? Ganun ka sakit? Umupo ka. Umupo ka doon, marap ka doon. Dito ka tayo upo. Dito ka upo. Marap ka ni misis mo. Dito, dito. Dito, dito. Dito ka sa sahig daw. Sahig. Tapos ka kayo. Magandang katawan nito. Yung iba nga, taga-kwan. Matigas yung katawan niya. Namasage siya, kaya wala nang tunog. Yung iba nga, pag-hawak, ganun kaagad eh. May malambot lang mga buto eh. Ubus. Ayaw ka. Ubus na ang tunog. Kasi kung mayroon pang problema sa final, puro tunog yun. Ba't tunog yun ang itaasan? Ito na naman. Ilwa. Ayan, sayaw ka na ng tala. Paras kaliwa pa ako. Ano masabi mo bro sa ating mga kababayan na may karamdaman? Sir, ano? Nag-refer sa'yo, si yung pangalan nun? Oh, ano yung barkada mo yun? Tropa namin. Siya pa nag-visit, kuya, punta mo kakawa yung kuya. Oo, nawa nga.